again, si Hannah, dalagang probinsyana yung hahanap-hanapin mo. So, bago ko po simulan ang vlog ngayong araw, kung bago ka pa lang po sa channel ko at hindi ka pa po nakakapag-subscribe, huwag na pong magdalawang isip na pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ni Kahanap. So, ngayon mga kahanap, hindi ko po alam kung ano po yung tamang term na sasabihin ko kasi po parang ang bigat-bigat po sa kalooban ko na parang nakakalungkot po kasi yung bubuksan ko po yung alkansya ko kasi po kailangan po ko po ng pera kasi nga po kukuha po ako ng ID kasi wala pa po akong ID para po sa YouTube. So, ngayon po, ito pong, kung nakikita niyo po ito, may iniisip niyo po na unting bahay lang siya. Ito po ay alkansyahan yan. Siguro po ito, mga 3 kilo pataas siya kasi mabigat po siya. So, ito po yung butas, so, ito pala, ayan. Ayan po. So, ayan. Bubuksan ko po siya kasi po gumawa ako ng alkansyahan na hindi po alam ng mga ng magulang ko kasi po iniisip ko nga po yung mga biglang pangangailangan katulad po nito. So nag-alkansya po ako. Nagsimula po akong mag-alkansya ay January. Ang hinuhuli ko po dito ay puro 10 lang po na buo. So ngayong araw po ay bubuksan ko na po siya. Kahit labag po sa kalooban ko, bubuksan ko po siya kasi po kailangan ko po ng pera para po magamit sa pag-aasikaso po ng ID. Kasi po, malayo po ang pagkukunan kasi po sa Naga City pa po yun. Bale, mamamasahe po ako. Mamasahe papunta doon, pabalik, yung pagkain. Tapos yung bayad pa po din sa pagkuha ng ID. Tapos po, kung may matitira po doon, sasabay ko na po yung pag-open ng account ko. So, ayun. Kahit masama po yung loob ko na buksan tong alkansyahan na to, ay gagawin ko po. Ayan, kasi wala po akong ibang choices. Ngayon naman po kung mangutang kasi alam niyo naman po, di ba, tag-irap tayo ngayon pandemic. Naisip ko po yung utangan ko, baka wala din silang maibigay sa akin. Kaya ito na lang po. Kaya ko pa naman po itong paltan sa mga susunod po. Kaya ko pa po mag-ipon. So, kung magtataka po kayo kung bakit hindi ako mangingi sa mga kapatid ko, sa magulang ko, wala din naman po ibibigay sa akin yung magulang ko kasi yung papa ko po, mahina po yung kita niya sa pagmamaneho sa Manila. Yung kapatid ko naman po na may trabaho, marami po siyang ginagastusan at nahihiya din po ako kasi alam ko din naman po na wala po akong mahihingian. So, kaya bubuksan ko na po siya. Ito po. Ito po siya bubuksan. Ayan, nakakahanap. Ito po yung alkansyahan ko. Ayan, makikita niyo po. So, bubuksan ko na po siya para po makita po natin kung gano'n po karami yung naipon ko. Ayan. Buksan ko na po siya. So, ito na po yung pinag-ipunan ko. Ayan, nirinig po ba yung
kalansin ng mga sampon dito. Po siya. Yan. So, wala po akong ibang maisip na paraan kundi buksan na lang po yung alkansyahan ko. Kasi po, para nga po may magamit po ako sa pag-aasikaso po ng mga papel para po sa requirements ng mga pag-aasikaso po ng papel. Yan, so yun mga kahanap, kahit ayoko po siyang buksan, kahit labag po sa kalooban ko na buksan to, wala po akong ibang paraan kundi buksan na lang siya. So iniisip ko na lang po na baka po may mas magandang blessing pa po akong matatanggap kung bubuksan ko man po siya. Kaya ko po pong pag-ipunan ulit. Kaya ko pong magkaroon ng panibagong alkansya. So samahan niyo po ako at magbilang po tayo kung gaano po karami yung naipon ko. Ayan. So ito na po siya. Ito na po yung pera na naipon ko. Ayan. Puro po siya 10 piso. So, kailangan ko na po siyang bilangin. Samahan niyo po akong magbilang. Ito po yung parang bahay. Yan. Papakita ko po sa inyo yung paligid niya. So, ayan po siya. Yan. Yan. Ayan. Ayan po. Yan, nasira na po. Natanggal na po yung ano. So, ayan mga kahanap. Magbibilang na po tayo. Samahan niyo po akong bilangin yung pera kong naipon na tag sa 10 piso. So, itataktak ko na muna po siya. Kasi po, ang hirap po magtukot-tukot. Kahit nabag po sa kalooban ko ang pagbukas nito ay na po akong choice. Nabuksan ko na nga po yung alkansyahan ko. So, ito na po siya. Yan. Yan na po yung bahay. So, magsasampu-sampuin ko po yung kada sampu para po mabilis magbilang. So, samahan niyo po akong magbilang. Thank you.
Ayan na nga, sana. Tapos na po ako mag 10-10, bibilangin ko na po siya kung magkano. So, 2,000 na po dito sa ibang dandito mga kaanak. 2, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 3,000 na po mga kaanak. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. So ayan mga kaanap, tapos na po ako magbilang. So bali po lahat ng naipon kong tagtasampo ay umabot po siya ng 5,300. So yun, ito na po yung siguro sapat na po to para sa pag-aasikaso po ng mga papeles po, para po makapagkuha ng ID, pamasahe, pagkain, pamasahe pabalik, other expenses na biglaan na lang po. Tapos, kung may matitira po man po dito, mag-open account na rin po ako diretso. So yun mga kaanap, pera pong naipon ko ay umabot ng 5,300. So, hindi ko po ina-expect na ganun kalaki yung aabutin ng ipon ko. So yun, medyo mabigat pa rin po sa loob ko na binuksan ko yung alkansyahan ko. Pero wala po akong ibang choices kundi buksan siya. So ayan, naka 5,300 po ako ng ipon. So ito na po yung gagamitin ko sa pamasahe pabalik, papunta doon pabalik, tapos pagkain, tapos yung iba pong gagasasan ng mga bilaan. So yun, yan. So ayan mga kahanap, bago ko po tapusin ang vlog ko ngayong araw na kung saan nagbukas po ako ng alkansyahan ko, gusto ko lang pong batiin si Adrian Castillo, si Karesma Tupas, si Mongolto John, si Jeffrey Finya Floreda, si Levi Lona, tapos si Jonald Espinosa po from Tarlac, at sa mga taga Tarlac po, hello po sa inyo. Si Charlie Bensing Ayala, from Ayala, Alabang po. Dati po ako nakatira sa Alabang, maligit po. Kay Rica Kanimo ng Negros Occidental, kay Johnny Brinas. Ayan. Ay mga kanap. So, at dun po sa mga subscriber and viewers and supporters po na nagsusubaybay sa mga bawat videos na ina-upload ko at sa pag-live ko. Yan, hello po sa inyo. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa akin. At wala pong tigil na pagsuporta kay kahanap. So yun, bago ko po tapusin ang vlog ngayon kung saan nagbukas po ang mga kansyahan ko, gusto ko lang po mag-iwan ng isang para lang po sa akin. Para po sa akin din na po isang kabataan na ngayon po nakakaranas po tayo ng paghirap kasi nga po pandemic. Minsan nawawalan ng trabaho, may nakakaranas na hindi kumakain ng nariripasan po ng luto. Kung meron po tayong sapat na pera at alam po natin sobrang pera, matuto po tayong mag-impok, magtabi ng mga sobra. Kasi po, hindi po natin malalaman o mahuhulaan kung ano po yung mangyayari kinabukasan at sa mga susunod na araw. Kung may makakain pa ba tayo, ganyan. So, uguliin po natin magtabi o mag-impok ng mga sobrang pera, kasi po ang pag-iimpok po ay makakatulong po sa kinabukasan natin at makakatulong din po mismo
sa atin. Kagaya ko po, yan, example ko na lang po yung sarili ko, kinailangan ko po ng pera. Meron po akong naipon na alam ko naman po, pwede ko na po siyang gastusin kasi po kailangan na kailangan. So, binuksan ko po yun. So, meron po akong perang naipon na, na magagamit. Hindi na po kailangan ng utang kasi ang hirap po ng pera ngayon, no? Pagkakakitaan. So, yun mga kahanap. Kung ako po sa inyo, kung may mga sobra po kayong pera, itabi niyo po ito, itago. Kasi po, naniniwala po ako sa kasabihan na kapag may itinabi, may madudukot. Yan. So yun, dito ko na po tinatapos ang vlog ko ngayong araw. So, don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Hana, dalagang probinsyana. Hana, dalagang probinsyana. Yung hahanap-hanapin mo. So yun, maraming maraming salamat po.